kapatid, naalala nyo, ito ay yung continue sa ating isa pang video na nag-unboxing tayo ng ating decoration sa aquarium. So, ito na yung continue sa ating unboxing na may isa pa tayong part ng aquarium. Actually, mayroon pang parating. Kaso lang, hindi siya dumating ngayon. Mayroon din ako na sa work dumating. And then, mayroon pa akong darating bukas. So, marami pa tayong i-unboxing. So, buksan na natin mga kapatid. Ito ay ang air pump. Hose para sa air pump. Yan siya mga kapatid. Ito yung, kung naalala nyo, may pinakita ako sa inyo na boat, di ba? Actually, hinugasan ko na silang lahat. And then, pati ito, hugasan ko din ito. Yan siya, oh. Standard airline tubing. So, ito yung ikakabit doon sa likod ng boat kasi meron siyang small na hose. So, magkukonect siya dito sa hose na to. Next, ito na naman. Ito yung ano to, user manual, Chinese naman ito. Ah, okay, may English din siya. So ito yung, actually mga kapatid, na excited ako dito kasi ito yung malaglag. may hose din siyang kasama. Kasi kasama siya dito. Ito yung submerge light. Na itong light na to ay ilagay doon sa loob ng aquarium. Not light, sorry. It's not a light. Ito yun siya. Parang may light siya. Or may light siya din. Mayroon siyang bubble na lalabas siya. So, makikita na lang natin mga kapatid kung anong mangyayari. Kumbaga, submersible and then may light siya and then ang resulta niya sa loob ng aquarium is like yung tubig para siyang aakyat, so parang bubble na paakyat, so maganda siya tingnan at may ano din siya, may light na as I know mag-change yung kanyang kulay kung yun yung tamang ano sa ano, kung totoo yung nasa description doon sa Amazon. Tsaka meron din siyang ano, kung gusto nyo i-dedicate dun sa loob ng ano na aquarium sa may salamin. So, didikit siya. Kasi para siyang rubber o nadidikit siya doon. Then, ito ring malapit sa may wire. Mayroon din siyang rubber dito na pwede mo siyang i-dedicate sa gilid ng ano. Yan o, parang dumidikit siya dito sa may kamay ko. Para siyang rubber na, hindi ko maalam kung paano tawag dyan. So, hugasan ko din to. Kasi doon to sa loob ng aquarium. And then, next, ito naman ang air pump. Powerful, dependable airflow. So, ito siya mga kapatid, yung brand. Who knows, gusto nyo rin gumawa, diba? So, ito yun siya. Titingnan na natin ang itsura sa loob. Kasi alam nyo naman mga kapatid, first time ko din gumawa nito. So, sigurado ako. Alam ko naman na ang asawa ko, wala din siyang alam sa mga ganito, pero marunong din siya. Marunong din siyang mag-ano, yung mag-help sa akin ng ano ba, mag-advise din siya sa akin paano gawin. Tulad na lang nung paggawa ng aquarium, 'di ba? Tinulungan niya ako magbuhat diyan. Hindi ko na lang na-video 'yun kasi nga ayaw niya nang ma-video pa siya. Then siya yung nagkabit ng light dito. Nakita niyo may ilaw diyan, 'di ba? So ang nagkabit niya. Actually, alam ko namang gawin, pero ginawa na lang niya. So, ito siya. Yung air pump. Mag-imbento-imbento, di ba mga kapatid? Ganyan lang naman eh. So, yun siya. Cute siya. Yun siya, oh. So, ito yung saksakan.
And then dito yung isaksak yung ano hose. So I think that's gonna be like that. We will see. Let's cut this one. Para malalaman natin kung paano gawin. So I'm for sure this is gonna be like this. Yan siya mga kapatid. Ay, sorry. Nakalimutan akong ikabit. Kaloka. Meron pa palang maliit na ano mga kapatid. Ayan siya. Oh. So, yan siya. Kita nyo yung mga kapatid? So, yan siya ay para siyang T. Ayan siya, oh. T. Then, ikabit ko siya dyan. Bakit parang ayaw pumasok? Ah, okay. What's that? So, I think that's gonna be like that. And then, hose dyan. So, ito siya mga kapatid. Yung magdadala ng hangin. Kung ano man yung ikakabit ko na kailangan ng hangin, ito yung magdadala ng hangin. So, isaksak siya dyan. Dyan. Yung hose. Dyan siya. Kita nyo mga kapatid? Diba? So, tulad na lang yan, ito ring isa, kailangan siya ng pump din, di ba? Air pump. So, ito naman, isasaksak din dito sa isa. Meron man akong mali dito, magsi-search ako kung paano ginawa kasi, di ba mga kapatid, first time kong gumawa nito. So, I think that's normal na kailangan din natin matuto sa iba, di ba? Kasi yung iba naman, hindi rin naman nila alam paano gawin. So, that's normal na, ano. So, ayan na siya mga kapatid, di ba? So, ito siya, ikakabit ko rin siya dito. Sa pump na isa. Bali, dalawa ang ano niya, mapag-anuhan ng hangin, di ba? So, dito din siya sa kabila. Saksa ko din siya dito sa kabila. Ay, natanggal. Talong ka. Yan siya. If I'm not wrong, di ba magkapatid? So, ayan siya. So, dalawa na siya, mga kapatid. Pwede rin siyang dyan, pwede rin siyang dyan. Pwede rin siyang, ano ba yan? Bakit siya natatanggal? So, I think that's like that. So, huwag siyang matanggal, no? So, di ba mga kapatid, kita nyo na? So, dalawa siya. So, syempre, pag umandar na to, kasi siya yung magdadala ng hangin. So, ito naman siya. Ito naman siya. Mag-aano ng hangin at saka may ilaw dito. So, and then, di ba itong isa wala pa, di ba? Ikabit ko siya doon sa my boat. Itong boat natin, hugas na. Hinugasan ko na siya. So, di ba nakita nyo to? So, ikabit ko din itong isa dito. Yan siya.
So, pag umandar na yung hangin, maroon siyang bubble na lalabas dito. Hindi ko sure kung saan bandang labas ng bubbles niya. So, makikita natin yan later sa next video pa natin. Kasi, maging part 1, part 2, part 3, di ba? So, pagkabit ko doon sa loob ng aquarium, kasi lalagyan ko pa ng tubig yun, then makikita na natin ang resulta. So, mag-umpisa na akong mag-decorate mga kapatid sa ating aquarium kasi para maunti-unti na at maporma ng ating aquarium. And then, sa totoo lang, mayroon pang decor na paparating galing sa Amazon. So, for sure, hindi natin makomplete itong aquarium sa video na ito. So, to be continued ulit itong video na ito mga kapatid. Tapos, lalagyan ko ng mga halaman, mga artificial plant. Titingnan na lang natin kung tatayo ba siya, kung may tubig na siya later. Paglagay ko ng tubig. And then, paglagay ko ng tubig, nagsisearch lang ako mga kapatid. Kinaya ko lang yun sa iba na nilagyan nila ng baso or anything na hindi direkta yung tubig doon sa gravel para hindi masira ang ating forma ng gravel. Kumbaga di siya masira ba? Hindi ma-deform yung mga sand or whatever, gravel, stone, di ba? So ngayon, hindi pa yan masyadong puno mga kapatid, pero medyo na-prostrate ako kasi kung nakikita nyo yung light dyan na may kulay, hindi siya yung expectation ko na ganyan siya. Kasi usually, dapat yan sa nakikita ko sa picture sa Amazon, talagang malakas ang pag-blow ng oxygen. Ikaso, parang hindi ganun ang nangyari. So, ito namang titra na ito, ito yung pampatanggal ng chlorine sa tubig kasi ang gamit ko, tap water. So, first day, yan ang ilalagay. So, next day naman, lalagyan ko siya ng isang klaseng solution, mga kapatid. See you to my next video, mga kapatid. Babush, masalama, bye-bye, God bless. Love you all, mwah-mwah.